Ayan, hello guys, good morning. So welcome back sa Video Cartwheel. So we have a job today. This is Sapphire to be and Asus. So number 1375. So number 1375. Yeah, so number 1375. So from San Nicolas, Ilocos Norte. So, San Nicolas, Ilocos Norte. Ayan. So, ayan yung current repair natin today. Maya LVC. So, ang problem nito ay... Ano ang problem nito? Okay, ito siya guys. So, nakalagay dito. Sabi ng customer, yung Sapphire ay... bigla na lang nag-power, tapos yung Asus, no display with power. Okay? So, testingin natin to kung problem. Ayan. So, I remove the casing. So, ganito yung type niya, guys. So, ganyan siya. So, 8GB. Ano to? Samsung. Okay. Ang problem nito, basta nakita ko, ito, walang tornil itong backplate. So, possible ito yung nalaglag, dumikit sa capacitor. Sa likod, dito sa likod nito. Dito. Kasi wala siyang screw. Okay, testerin natin siya. Ayan, so, I'm using diode. Open pala ang fuse nito. So, open siya guys. Sa kapila. Ay, shorted nga. Sa kapila. 12 volts. So, present 3.3. Ay. Okay, good. So, yung ating mga informative. So, okay, good siya. Good. Yung ating VRAM. 0.0200. Good. Ating VDDCI. VDDCI. Na tama. Okay. Good siya. Ibig sabihin, shorted. Silipin natin kung alin ang shorted by microscope. Ah, madumi pala to guys. Ayan, dami. Ah, madumi nga. So, isa rin yung reason bakit din siya nag-shorted yung 5 volts natin. Okay, may reading yung ating 5 volts. So, anong problem dito? Possible dito yan. Ano to? So, tingnan na natin to kung shorted. Okay, may reading. Okay, shorted. Shorted. Ah, shorted. So, ito yung tatlong shorted. Ano to? Ayan, so wala tayong pangitayan kung alin lang ang nag-shorted. Ayan. So, ito ba? O itong mga to? So, medyo ano lang ito, mahirap to guys, repair. So, kasi walang ano, hindi nag-bloated yung ano, yung mga MOSFET sa shorted. So, try natin ohms. Ohms lang. So, try natin yung mga pin 1. So, minsan, ninaano ko yung pin 1. So, ito ay 200 2289. Ito ay 2302. Ito ay 216 kilo ohms. Mababa. Ito ay 200. But, nag-change, 215. Tapos, ito ay, nag-change. Ayan, 216. Ito isa. Ay, hindi nag-change. Hindi siya nag-change. Itong pangatlo, galing sa baba. So, ulit natin. Ayan, so hindi siya nag-change.
Napansin ninyo yung tester, pag ni-remove natin, tapos ibinalik, hindi siya nagiging kilo ohms. Samantalang dito sa dalawa, dito, ayan, nagiging kilo ohms siya, tapos pagiging mega ohms, babalik natin. Oops, hindi naman nagkano. Okay. Try ulit natin. Ayun, naging mega ohms. Itong kabila, ayan, nakakilo ohms. Tapos i-remove natin yung tester, tapos ibalik natin. Ayan, nagiging mega ohms. So, itong pangatlo, hindi. Ito. Ayaw niya, mega ohms lang siya. Tapos pag ni-remove yung tester, tapos ibinalik. Ayan, ayaw niya malis. So, subukan natin itong i-remove. Saan na to? Ang pangatlo. Pangatlo sa gitna. So, i-remove natin to guys. Ito. Kasi yan yung hindi nag-change. So, para siya shortage yung tatlo. So, tingnan natin. Okay. Turn on. So, check. Lagyan natin ng mga takip. Okay, nasa ng iba. So, wala na tayong mga pangharang dito. So, okay na siguro yan. Wala na yung ibang mga pangharang ko. Ginamitan natin ng ano. So, kaya na siguro ito ng ano. Hot air. So, pag ganito. So, try natin. Kaya siguro ito ng hot air. Lagay ko na lang dito. Okay na lang natin ang ano. PC bench. So, painitin muna natin siya. Para mas madali. So, mayroon magtanggal eh. Anong gagawin natin? Ang gagawin ko ay tweezer. Nalilimutan ko ang aking gagawin. Tweezer. Katang tweezer. Tapos mabagal ang ating preheater. So, pirahin na natin.
Okay. So, na-remove ko na. Tingnan natin kung shorted. So, fast checking. Kung shorted. Kung ito nga o hindi. Naku, hindi. Ay. Na-admit nga natin. Wait lang guys ha. So, shorted nga ito. Ayan. So, okay na. So, kunin na natin to. Ouch, may net. So, confirm. This is shorted. Okay. So, main camera. Yeah, so, confirm na guys, shorted yung ano. So, checking natin. So, ibig sabihin, pag tinester natin to, wala na siyang shorted. So, yung open fuse. So, yan, confirm, as you can see. So, yun yung mga secret na pagtitesting ng mga ganito. Ayan. So, minsan, ganoon lang siya. On and off. Okay, so, as you can see, it's good. So, microscope natin. So, lilinisin natin siya. Okay. So, taasan natin ang temperature at kailangan natin mataas. Okay. Matigas, kailangan talaga ng preheater pag ganito. Okay. So, palitan natin siya. So, sick nga pala to. Sick. Sick na to. So, 6, 6, 3, 2. Sick, 6, 3, 2. Tingnan ko lang, meron ako. Sick. 6, 3, 2. Nasaan yung mga sick number natin dito ng IC? Aha, wala yata ah. Ngayon meron. 850. Yun lang. So we have 6, 3, 2. Test rin natin. Kung shorted ba siya, good. Yeah, so good siya. Okay. Position natin ay ganito.
ganito. Lagyan natin ng low melt solder para mabilis. Tapos hindi masyado magano ng heat. Para hindi magkasano ng over temperature. Yan. So, kailangan ay pitted. Yan. Pirayin na natin. Diin lang natin. Okay. Oops. Ang ating ano? Takip. Tanggalin natin. Tapos i-retouch natin siya. Okay. So I think job is done. Hindi pa natin siya gawin speed and testingin. Gawa ng ano patay madami yung VRAM, sayang kasi mag short circuit ulit. So blow lang natin. Ayan, so silipin natin kung okay na. Okay? Ayan. So okay? Okay, babad naman natin siya guys. Mabad muna natin para ano. So mabad muna for 6 stage of cleaning. Tapos yung isa, tiranin na natin tong isa. This is no display. Yan, medyo maingay lang yung ano, titigil din naman yan. Wait na lang natin, titigil din naman yung ano. So ayan, tapos na yung ating ano, compressor.
Okay, ano kayong problem nito? Ang problem nito daw ay no display. Ah, parang nireflow na to ah. So, masaklap-saklap na naman ito na repair. May repair history. Ay, nilagyan guys ng liquid metal. Gagaya nung nirepair ko na isa na yun, nahirap na hirap ako. Ano, no, may liquid metal guys. Nilagyan. Gagaya nung isa, yung repair ko na to. Hirap na hirap ako dito guys. Ato siya oh. Ay. Sana ba yan? DC bench pala. Yun, may repair kasi ako dito. Yun. Yun, naka-stress test na yun. Ginawa nung guys, DIY, ano? Yung thermal pad niya, yung B-RAM, 6 pieces B-RAM. Nilagyan ng liquid metal, guys. Yung ano niya, thermal pad. So, hirap na hirap ako dyan, guys. Tapos, nagkaroon, ano yan, stress test kung nalinis ko. Tapos, nagkaroon pa ng error yung bank A0. Ayan, so, ang nangyari dyan, ayun, inano ko siya. Sinubukan ko siyang i-reflow. Ayun, gumana. O, maya, tumino na ngayon. So, hindi na magpapalit. Kaya, approved naman ng mayari na papalitan. Kaya lang ay, so, ginawa ko ng paraan. Baka ako kaya pa ng reflow. Tapos, yun. Tinanggal ko yung, ano, nung nireflow ko, tapos, tinanggal ko yung mga blocks. Yun, sumama sa blocks yung, ano, yung mga liquid metal. Yung bank A1. So, yun, mahirap pag nilalagyan ng liquid metal yung, ano. Hindi kasi advisable, lagyan ng liquid metal yung mga ganito. Kunting ingat sa paggagawa ng mga ganito. Mas sayang. Kagaya nito. Lagyan na naman guys ng liquid metal. Yun lang yung nakakainis dito guys sa pag nagre-refer ng mga ganito. Lagyan ng liquid metal. Hindi naman kasi advisable. Lagyan ng liquid metal. Okay, nilagyan no. Meron siya. Kaya possible. Ito ang ano nito. Sanhi. No display. Pumasok na sa chip. Itong masakit pa nito. Pumasok sa chip. Mas mahirap linisin yan kasi masyado malaki ang chip, oh. Mayiyak ang kusang may ano nito may-ari. Liquid metal siya, guys. So, inspected natin, microscope. Okay. So, tingnan natin. Inspection. May sunog. O, parang sunog yung ano, guys, oh. Yung kanyang B-RAM. Ako, B-RAM supply pa naman to. So, overheated ang B-RAM. So, yung liquid metal. Ayan guys, so, nilagyan ng liquid metal. Pasaway. Hindi kasi yan advisable. Yung may, ano, thermal paste na may kasama yung liquid metal. Na may mga glitters. Ayan, sira na yan pag ganyan. Marami na akong na-repair na ganito. Na mga ganito ginagawa. Nilalagyan ng ano. Actually, may ano. Alas patapon na patapon to. Pagkaganto. Hindi naman kasi ito advisable eh. So, ginagawa. So, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Hindi lahat ng sa mga video ko technician dapat tinitiwala. Hindi sa mga technician na kung ano-ano lang. Sana to. Sertihan tapag ganito guys. Sertihan. Yung repair ko na yun. Dalawang araw yun eh. Ang paglilinis ko nun. Sobrang hirap. Tanggal ng liquid metal. May mga glitters na ganito. Hindi naman kasi advisable talaga lagyan. Bakit ba naman ito kasi nilalagyan? Daming-daming ano eh. Micro ng memory nito. So, bakit siya no display? Okay, may natanggal. Resistor. So, buti nakita natin sa inspection. I think resistor yan. Pero I don't know. But, ano, wala tayo schematic nito guys. This is no display. Oh! Nireflow na guys ang chip nito. Luminsyad na to eh. Oo, nag-overheat. May flux siya sa ilalim. I don't know what happened from this card. So, we need to check. Okay. Let's try. Ah, dumano pala to sa ano, guys. May sa checking ko.
Dumaan na to sa preheater. Yan. So, kaya pala nag-disalign yung ibang mga parts. So, kung dinaan na ito, ibig sabihin, nireflow na yung GPU chip dito. Ayun, missing siya. So, we have missing here. So, huwag ko lang makalimutan mamaya kaysa mapadisplay natin. Yan. Dinaan na sa preheater, guys. So, magkakaalaman natin kung ito yung missing. Eh, ganun talaga. Buhay. Ha? 4GB lang pala to, guys. Ano ba to? 1650 lang pala. 1650. This is 1650. Okay? 4GB lang siya. Yan. E, bali. May history na ng preheater. Tanggalin natin to, guys, mga glitters. Baka magsakaling gumana pa. Okay. Kasi mahirap-hirap kasi pag mga glitters. Tanggalin natin to, mga glitters na to. Ito kasi may sarka hindi nagbo-boot. Yung mga glitters na yan. Nag-short circuit yung kanyang capacitor. Ano? Ito kasi, di ba may kasama na siyang power supply? 1680 lang talaga? Oo. Kasi yung casing lang, ano eh, 2000 na, tapos ito. Hindi, uy, tama yan. Bundle yan eh. Ganun talaga yan. Hindi ko gagawin 1700 or... Hindi, hindi, hindi. Yan lang yan. Yan yung ipapalit dun sa ano, mas mura yata yan. Sa package natin. Kali natin silang liquid metal. Yan, para hindi masyado nagsushort circuit yung kanya mga capacitor. Kanina kasi punong-puno eh. Pasaway. Pasaway. Ginawa pa akong tagalinis. Ginawa pa tayong tagalinis. Ng kalat ng gripper. Yan. Kaya na kumakalat siya, oh. Ay, nasa chip na. Wala na. So, ito na, guys. Repair natin. Ah, kumakalat nga. Ay, nako. Ay, sure. Expensive GPU. But trying to broken. By others. Technician. Technician ko na. Okay, let's try. Check natin kung anong mains. Pinagmula ng sira. Okay. 1650. Meron ba ako na ito? Wala din. $16.50 na Asus. Alam ko meron ako niyan dito yata. Nilabas ko lang natin. Asus. Eto, Asus siguro to. Oh no. This is ibang version. Oh, ibang version niya. So sad. This is Asus already, different version, 1662. Oh no. Oh no, no, oh no. And this is, palit. Oh no, no. Oh no. So, we don't have a, what's that, huh? Oh no, wala talaga. Ayan guys, so wala tayong makuha down. Wala akong 1650 na Asus. Meron siguro ba natin dito sa mga taguan?
Mabaklas pa. Ay, nangyari? Ha? Napasama? Ano ba yan? Napasama yung nire-repair ko sana. Saan na yun? Napasama. Napasama pa sa... Ano? Ito. Ano ba yan? Napasama pa. So, check. Let's check the voltage checking. At this point pala. Okay, check natin. I think baka damage talaga yung memory. Okay, we have a reading here. Over here, meron. Meron. So, how about memory? Meron. Kala ko wala eh. Ito, ano problem na ito? Ito. Bakit siya nag, ano? Okay, let's try. Let's try. So, ready voltage. So, let's power on. Power on. Okay, hindi na init ang chip. This is dead. Okay, what's that mean? So, it's dead. No 1 volts. Ayun, mayroon 1.8. So, this is, okay. 5 volts present. So, dead ang ating 1 volts, meaning ang ating BRM is dead. Mayroon. So, alamin natin kung itong nawawala na to ay, ano? Minute ba? May shorted? Oops. Ayan. Oops. So, wala. Wala ko, meron eh. Ito ba ay may missing parts? Supply is this? So, 0 point, something 0.6. Ayan, sa kabila, 0.8, 0.9. Tignan mo siguro ganun. 0.8, 0.9. Yan, 0.9. May 1.8. So, wala siyang ano, fixed BCD. Something hot dito. Yun. Oh, nag-hit yung ano. Nag-hit yung kayang GPU chip. I don't know. Oh, meron na. So, commit na yung ano niya. So, nasa recovery na siya. Nag-hit up yung aking GPU chip. So, nag-hit up ang GPU chip. So, tingnan natin yung VRAM. So, nagkaroon ba ng voltage? Yun. We have a... Oops. So, we have a memory voltage. Yeah. So, nag-hit up na siya. Okay, let's try to restart. Baka nakapag-recover na. Ayan, tingnan natin kung wag di display. Yeah, we have a display. As you can see, we have a display. Oh, I see. So, yun yung problem. So, minsan, ka-DIY. Ayun lang. Kaya siya nagkakaroon ng protection. Hindi siya nagtitrigger yung on and off ng display. Dahil yung mga capacitor, kasi may voltage yun eh. Yung nasa ibabaw kasi ng ano na to, ng GPU chip. May voltage yan. Ang voltage na nandiyan ay 3.3, 1.8 volts, and 1 volts.
So, unalit natin kung may display. Let's check. Try again. Let's power on. Okay. It's on. So, GPU seems warm and hot. Let's for a while. Let's wait for a while. If you have the display. Oh! Still no display as you can see. But GPU chip is warming again. Uh-huh. What's the problem? What do you think? So, magwe-wait pa tayo ng chip mag-init muna bago mag-restart. So, so possible baka may pumasok na ano sa ano. So, kailangan natin itong cleaning. But, try natin restart. Okay. So, nag-display siya. Nagpakita na siya ng display. Ito, nag-warn yung chip niya, guys. So, pagka gantong scenario, nakita ko na agad yung problem. Pagka ganito, based dun sa aking repairing process history, sa pagka gantong scenario, kapag nag-display siya at minsan hindi nag-display, they have a problem on VRAM and GPU chip. Yan. Unang tinitingnan natin pinagmulan is yung thermal phase na with glitters o tinatawag na mayroon siyang liquid metal na kasama. Yan. So, yun yung isang reason bakit siya may display minsan o wala. Okay, so, pangatlo. Pangatlong ano natin, pangatlong scenario, itong resistor dito. I think kung this is a resistor. So, may malaking impact ito. Ayan. So, may nakita kasi ako dito. Medyo, ayan, no? Ano ba siya? Connected? Testerin natin kung ano siya. Kung connected ba? Parang may linya. Ayan. So, ito kasi parang natanggalan ng piyesa. So, kung natanggalan ito. Based sa repairing process history. Itong side na to, halaga to. Minsan, kapag ang chip ay umiinit at walang display or nagbo-warm, so, importante yung resistor dito. Minsan, nandito mga 1K something. Ayan. So, subukan natin. Hanapin natin yung model. Ayan. So, this is CG166PI. So, tingnan ko may schematic. Okay, so GPU board view. Search natin CG166PI. Meron ba? Ayun, meron dito ga. Picture lang. PI. Naku, picture lang ah. Yun lang mahirap. So, wala tayo guys sa CG6PI R1.02. Ay, wala nga tayo guys. So, wait lang guys ha. So, ginagawa natin ang paraan na mapagana. So, wait lang guys. Kailangan maghanap ng informative information. Wait lang guys. So I'm looking. Parang wala. Ano to? Parang mayroon dito. Just wait. Hanap-hanap tayo. Nasaan na yung aking ano dito? So try natin sa aking inakunan sa Telegram.
lang guys, hanap tayo dito. Wait lang guys, for a while. Ayun, nakakita ako. Okay, so searching. So downloading guys, so we need to show what is that. What does that mean? Okay. So nakakita tayo sa ating support ano? Puro sale, may bayad. Okay. Extract. Wait lang guys, isi-show ko sa inyo after ko makuha ang ating kailangan. Okay, board view. Okay. Let's show. We show on the screen. Okay, this is board view. Yeah, it's perfectly. So, look at back. Yan, ito yung missing natin guys. This is... Ah, 0 ohms siya guys. So, missing tayo. So, this is 0 ohms. Okay. This is our missing parts. Okay. It's a fuse. Okay. So, kuha lang tayo ng fuse guys. Ang discard lang dito guys sa pagganito ay alam ko may mga fuse akong ano na eh. Alam ko na. So, kuha tayo sa SOTAC. Alam ko na yung mga fuse ng SOTAC eh. Fuse location. Okay. Basta SOTAC. Ang mga fuse nito. May mga fuse kasi itong mga SOTAC na ito. Sa likod. Kuha tayo sa likod. Ayan. Tingnan natin ito. Wait lang. Yan. Okay. Kunin natin ito. Alam ko fuse itong mga ito eh. 2.3. Ah, 2.3 ohms. Hindi yan. Ito, fuse nga. Ayan, kunin natin yan. This is fuse. Okay. This is fuse. Siguro natanggal siya doon nung ano, pagkakaano, reheat. Ayan, kasi sinalang siya guys sa preheater eh. Itong ano, yung ano. Sa preheater siya sinalang. Ayan. Kuha na natin ating kailangan. Ayan. Na-preheater siya ito guys eh, kaya ganun. Wait lang. Lagyan natin ang flux. Ayan, na-preheater siya eh. Siguro nung pagkakaano, kasi nasa side dito, baka nadali siya. Buti nakita ko siya agad kanina eh. Ayan. Ouch, natusok pa yung kamay ko. So, hinangin natin. Ang maganda. So, tingnan natin kung okay na. Okay. So, kung success ang repair natin, ay, sweet for a while. Nasaan yung camera ko? Nawala. Nawala nga ang camera ko. So, let's see kung mag-works na siya. The important thing, raw line. Ano ba ito? Very good damage. Okay, all data is perfect. Okay, so let's plug. So, tingnan natin ang ating bench. Okay. Let's turn on. Okay. Kung tingnan ko, iinit ang chip. Ay, patay pala. Okay, hindi umiinit.
So, hindi pa rin siya guys, uminit. Still not detected. So, nag-display yung ating ano. Yeah, so ang pinaka-the best talaga nito ay ano, i-cleanin natin. Tingnan ko nga kung nag-lampas yung ano. So, check natin. So, yung resistor naman, ay, yung resistor dito, guys. I think hindi naman yun. Okay. Ano yung fuse dito? So, we have a 1.4. Pero 1.4 pala yung voltage dun, guys. Oh, 1.8 siya, guys. Pero importante pala siya. Ayan. So, napaka-importante pala no, nung ilagyan natin. So, meron siyang 1.8 supply. Okay. So, nawala pala siya before. So, nagkaroon na siya ng supply. But, no display pa rin siya. So, kailangan natin ng ultrasonic cleaner. Before that, so we need to inspection first. Inspection. Second inspection. Kung mayroon pa talaga tayong missing. Kaya pala toasted siya guys kasi inano siya, pinereheater na siya. Nilagay na siya sa preheater. Tingnan natin kung may nawala pa rin. Hindi ko alam kung brand new ito guys. Ah, yan o. Sunog na din yung ano niya. Mga preheater na pala siya. Kaya pala yung sa VRAM section. Right. Nakalabasan yung parang mga plaques. Kaya pala ito, lumabas yung mga ano niya. Factory plaques dahil na preheated pala siya. Ah, kaya pala ganun. So, hindi ko napansin kanina. Tapos yung mga ano niya, nainitan din, no? Alam ko nang ginawa dito, guys. Possible ma kaya nasira itong video card na ito. Nilagay ito sa oven. Yan, kasi may mga customer akong nilalagay sa oven yung video card eh. Kaya yeah, pala siya nagkaganito eh. Hindi, ito guys oh. Ah, nilagay nga to sa oven. Kamote na to. So sad. Kaya yeah, pala. Ito guys, nilagay sa oven. Ay, wala mga tao. Wala mga to. Pinaglalagay sa oven. Sa oven to guys, hindi to sa ano, preheater. Ah, preheater na din, parang tumali ang pasaway. Ay, sa oven inilagay. Ah, dahil pinipaglagyan, oven pa. Ay. Tatanong ko yung customer mamaya. Sir, nilagay nyo ba sa oven yung ano nyo? Inilagay to guys sa oven. Ano kaya ito matatanggal? Dumikit sa ilalim to. Yun lang. Hindi ko siya guys matanggal. Kailangan pa ng ano. Dumikit siya sa ilalim. Ano kaya tinikitan nito? Capacitor? Pasaway. Pasaway. Hindi nikit sa oven. Ayun. Oh, nag-short circuit pala siya, guys. Ano yung natanggal? Pasaway naman yung ginawa na ito. Nilagay sa oven. Ay, buhay. Short circuit ang nangyayari.
Magaling, magaling, magaling. Magaling ang ginawa nyo. Pasaway kayo. Ang dami-daming pagawing ano eh. Sa ihubin pa nila, guy. Ang init. Dose yung cut 5. Dose yung cut 5. Ano nga, hindi kasi yung sa ang hindi pa ang babawasan lang ay 300 meters. Kasi di ba may bumibili. Hindi magkaiba 'yon, magkaiba 'yon. Indoor outdoor yung 6 cut 6 'yan. Hindi, may 5 sa 100 meters kasi. Mag pa din 12-15. Dose. Dose at 15. Okay. Saan kaya pang natanggal dito? Pasaway naman ang dumali na ito eh. Itong isa. Okay, pabuhay pa. Munti ka na lang. Nilagay ito sa oven. Oven to guys. Pag mga gantong lahat ay ano. Oven ang pinaglagyan. Kaya lang, ano nito, possible nito. Kaya pala siya, sunog eh. Ayan o. Oh. Rainbow siya. Ito, sunog din, no? Ayan, no? Potential, ano? Kapag ang tama kasi nung guys, may, ano kasi, dali kasi yung mga resistor. Yan kasi, eh, hindi naman natin yan, alang isa-isahin pa natin yung testerin. Hindi naman natin alam kung alin dyan yung, ano. Kagaya nyan, kasi magiging ano nyan, guys, ang magiging problem nyan. Kompleto yung supply. Kasi ito, minsan ang isang video card, dahil secondary siya, minsan pag tinanggal mo yan, yung kabila niyan, may supply pa rin yung katanggalin mo. Dumagana pa rin yan. Hindi siya lang ganun ka-perfect. So, maniwala kayo sa akin guys. Natry ko na yan eh. Yan, kahit walang parts yan dyan, gumagana yan. Kaya lang, may scenario siya. Pag nagbo-boost, boost siya ng power, doon siya nawawala ng display. Yan. May pinarin, nagpare-pare nga sa akin dito, nagtatrabaho sa, ano, sa Jeddah. Dinunit naman na niya yung video card. Nilagay niya sa oven daw eh. Tapos nung nilagay niya daw sa oven, nag-okay na daw. Okay, di ba? Ang nalas nung ano, yun, nag-garbage display na siya. Yun ang kinalabasan. Ano pa kaya yung nawalang pyesa dito? Preheater. Preheater pa more. Tingnan natin. Kailangan natin siya inspection mabuti. Kung ano pa yung nawawala. Kasi talagang one by one. Buong PCB. Inspection. Yung isa, naka-short circuit. Tingnan natin. Tapusin lang natin inspection guys. Tapos testing natin. Tingnan natin kung nag-okay na siya. So, circuit yung isa yung kanina. So, yun dito. May missing dito sa baba. Saan yung banta? Dito. So, this is a resistor. Na yung missing kanina. Hindi ko na makita yung missing. Capacitor lang siguro yan. Something dito yan eh. Dito. Ito, ito. Ayan. I think this is a resistor. Capacitor. Small lang siya eh. Mas malaki resistor. Ayan o. Ano siya? Na-overdose. Sa heat. Temperature. Ito. Ito. No-disaligned to. But, okay lang yan. Ayan o. Sunog na sunog siya o. Ang oven kasi guys, may hangin yon. Kung napoko siya dito sa mga to, eh, ganun talaga yan.
Tapos ano yan, puputok yan eh. Yung mga ano yan, mapuputol siya, hindi siya tatalbog. Pero mapuputol. Ayan. Like kung ito, ito pa naman kasi mga ganto guys. Ano yan? Pag tinister mo yan, kala mo working. Pero pag yung voltage, hindi siya. Cut off siya. Ayan. Nasubukan ko na yan guys. Tinister ko, hindi naman siya shorted. Yung mga ano, dual transistor na yan. Dual asynchronous. Pag tinister mo yan, kala mo hindi shorted. Pero yun pala, sira. So, last option natin dito guys. Idadaan natin siya sa ultrasonic cleaning. So, baka possible may pumasok dito sa loob. Kasi meron dito kanina. Tapos dito. So, kailangan natin siya nililis. Thermal pad residues. Yan. So, subukan natin. Yan yung last option. Or the else. Or others. Ano natin. Baka sira na talaga yung video. Nasira yung video card. Nilagay siya sa oven guys. Oven. Toaster. Gano'n katindi yun. Nilagay sa oven. So, lagay na natin to. Para kung sakaling magkaka-display ID, magiging goods. Okay, let's turn on. So, let's turn on. Power on. So, wala pa rin. So, not warm. No. Not warming pa din. Dito sa side na to, may napapansin ako guys. Maano siya, mainit. Ito dito, to side na to. Dito siya. Something wrong dito eh. Sa side na to. Pero yung may biram, hindi naman eh. Dito lang sa side na to. Something warm siya guys, sa tagiliran. Kung mayroon ditong short circuit na nangyayari, baka possible. Doon siya nag-start eh, hanggang sa uminit dito minsan, kanina. Oh, something warm guys eh, dito sa ilalim. Ah, namatay. Did. So, wala tayo guys, wala. So, try ko muna ultrasonic cleaning. So, subukan natin hugasan yung ilalim ng GPU tube sa kato. So, let's try natin. Update ko kayo a few minutes later. Tapos ng shorted. At palitan ng fuse at palitan ng IC. May video pa. Garbage display naman. IC. Ang dami ng sira. Oh. Sakit naman sa bangs na ito. Ayan, oh. Garbage display. Oh, no. So, pinano, ito pa. Nilagay sa oven. Ay, nako, daming sira. Chokichulo. So, yun ang ating nire-repair. Dalawang piraso ba? LBC pa naman. Ito pa naman yan. Ah, so sad. No power, shorted. Tapos, pinalitan yung dalawang fuse. Tapos, isang IC. Tapos yan. Wala siyang diyan pagkalabas ano. Pag PCIe yung gamit, yung ano, 16 yung 16. Hindi siya ano siya, garbage display siya. Pero pag ang gamit natin ay yung riser, ganito lang. Hindi siya garbage display. So yun ang ano, sa pang yun ay problema. So akala ko eh walang garbage, okay? So ayan diyan. Update na lang. So lumabas na yung issue. After 41 minutes, ayan, napansin mo yan yung issue, oh. Yung kakaguhit na yan, ito, ito, tapos yun, oh. Yun, parang ano, yun ang issue. Lumabas na, so, mapalit ka talaga ng mga memory. Ayan, so, nireflow ko lang yung memory na ito, eh. Ito, pinanggal ko din, may mga lumabas na puti-puti. So, wala, kailangan magpalit ng memory. Temperature niya kasi, normal naman. Detected, detected din naman. Detected naman, no? Hira. So, lumabas na. Ayan siya. Ito. 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 Tama. So, baba naman temperature. Wala. Palitan talaga. Sad.